Nakiusap po si late Governor Dominic Petilla sa kanyang mga kababayan na huwag lisanin ang kanilang lalawigan sa gitna po ng pagbangon mula sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Higit daw nilang kailangan ngayon ang bawat isa para mas mabilis na makabawi mula sa hagupit ng super typhoon. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Kaya bagaman unti-unti na raw nagbubukas ang ilang negosyo sa Leyte, aminado si Governor Dominic Petilla na ilang taon pa ang bibilangin bago tuluyang bumalik sa normal ang kanilang lalawigan. Wala pang datos ng provincial government kung magkano ang inabot na pinsala ng bagyo sa probinsya, pero hindi raw biro ang winasak nito sa infrastruktura at agrikultura. Nakiusap si Governor Petilla sa kanyang mga kaprobinsya na huwag nang umalis ng Leyte. Higit daw nilang kailangan ng mga tao ngayon para mas maging pabilis ang kanilang pagbangon. Sa flag raising kaninang umaga, yakapan at kumustahan ang isinalubong ng mga empleyado ng Kapitolyo ng Leyte sa isa't isa, magkahalong emosyon ang nangibabaw sa Capitol ground. Marami ang masaya sa muling pagkikita pero nalulungkot din sa balitang marami rin silang kasamahan ng napinsala ng super typhoon. Matapos ang maikling seremonya, kinausap ng gobernador ang mga empleyado. Nangako siyang hindi maaantala ang sweldo ng mga manggagawa. Katunayan, kukuha pa nga raw sila ng dagdag na tao para matapos ang clearing operation sa Kapitolyo. Inutusan na raw ni Governor Petilla ang provincial administrator na maglabas ng job order. Bahagi na rin daw ito ng cash for work program ng pamahalaang panlalawigan. Babayaran daw nila ang may 30 taong i-hire nila para tumulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng nasirang Kapitolyo. Kailangan na rin daw kasing umikot ang pera sa probinsya para manumbalik ang sigla ng komersyo. Sa matalapian, nadagdaga naman ang bilang ng mga establishmentong nagbukas na. Bukod sa ilang bangko, bukas na rin sa publiko ang ilang dental clinic, money remittance center, ilang karinderya at mga auto repair shop. Samantala, isang grupo naman ng mga pastor piyang nag-alay ng dasal sa mga biktima ng bagyo sa harap mismo ng Kapitolyo. Naaktuhan ng news team ang kanilang pagtangi sa pangnanalangin. Kailangan daw palakasin ng mga residente ang kanilang pananampalataya sa gitna ng hinaharap na dagok sa buhay. Yan muna, Pia, ang pinakasariwang balita mula pa rin sa probinsya ng Leyte. Balik sa iyo. Maraming salamat, Julius Segovia.